So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Para sa video natin, meron tayong tatlong topic na pag-uusapan. At ang unang-una nga dyan ay ito si Dwight Howard at ang Los Angeles Lakers. Dahil ayon niya sa isang report ng isang Lakers insider, ito nga daw si Dwight Howard is ready to return and play center. So handa na nga daw itong si Dwight Howard na bumalik dito sa Los Angeles Lakers ayon sa isang Lakers insider. At ayon nga sa buong pahayag niya ito ni Brad Turner na isang Lakers insider, sabi niya, hulaan nyo sinong maaring bumalik sa pangatlong beses? Yep, yan nga daw si Dwight Howard, ready to return and play center. At alam nyo ba, nahuli nga rin itong si Dwight Howard ng mga fan na nilike ang isang recruitment post sa Instagram page ng isang LeBron fan. Sinabi nga tinag si Dwight Howard na bumalik na nga daw sa Lakers at nahuli nga si Dwight ng fan na nilike yung post na yon. Well, hindi naman yun ebidensya na si Dwight Howard na ibabalik na talaga sa Lakers, pero pwede rin maging isang indikasyon yon. Sa tingin ko nga ay magandang move ito kay Dwight Howard na bumalik siya sa Lakers dahil tataas muli ang kanyang tsansa na manalo ng championship ngayon nandito na si Russell Westbrook. Tapos tataas niya din at mag-i-improve naman ang depensa ng Los Angeles Lakers kapag si Dwight ay bumalik nga dito sa Lakers team. At hindi nga lang itong si Dwight Howard na former Laker ang gustong bumalik. Isa na nga rin itong sharpshooter dati ng Los Angeles Lakers na si Wayne Ellington. Naglaro nga siya sa Lakers noong taong 2014 and 2015 season at nag-average nga siya ng halos 10 points noon. Pero ngayon, ang latest team niya nga ay Detroit at alam niyo ba, 42% nga ang in-average niya last season sa 3-point line. So talaga nga masasabi mo na sharpshooter or 3-point shooter na kinakailangan ngayon ng Los Angeles Lakers. At para nga sa ating next balita, tungkol nga ito dito kay Lonzo Ball dahil ayon nga sa latest report sa kanya ng Chicago Bulls daw ay naniniwala na meron nga daw silang dalawang mutual interest itong si Lonzo at Chicago na mag-agree nga sa 4-year deal na halos 80 million or 20 million kada taon. So mukha nga itong si Lonzo ay magiging Chicago Bulls player nga next season dahil sa mga balitang ito na nagre-report na si Lonzo at ang Chicago ay may mutual interest or gusto nilang isa't isa. At alam na rin naman natin na itong New Orleans Pelicans ay wala ngang balak daw na ibalik nga sa kanilang team dahil ang gusto nga daw nila ay veteranong point guard. At speaking of veteranong point guard nga, ito ang si Mike Conley ng Utah Jazz ay expected na magstay nga sa Utah sa kontratang 3 years 60 million. So halos pares ng kay Lonzo Ball na 20 million kada taon. So magandang move nga ito, hindi lamang para kay Mike Conley, ganun rin sa Utah Jazz dahil isa nga si Conley sa malaking parte kung bakit nagkaroon ng successful season ng Utah Jazz last season. So abangan nga natin kung muling itong Utah Jazz ay magiging top team sa Western Conference. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon, maraming nga salamat sa inyong panonood. Kung nga gusto nyo ang ating video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga ganitong NBA updates. At kung gusto nyo pa rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang, see you guys next video. Bye!